Hello, good evening. Ipapakita ko naman ngayon sa inyo ang matang pusa. Anong tawag nito? Matang pusa or buyangyang ba yun? Ano ba yung tawag nito, mga people? Kung nakakaalam kayo dito sa tawag nito, ang alam ko lang kasi ito ay tinatawag itong matang pusa. So, ang birthday din dito, mga people, ipapaalam din natin. Ito ang mga sinasabi ko, mga people. Ito ay sarili ko lang tong kaalaman, mga people, at yung mga naririnig natin sa mga kamaestro-maestruhan natin, mga people, at mga kakilala natin na may alam sa ganito. Ito ang buyangyang ba yun? Basta hindi ko masyadong maano ha, pero ang alam natin dito ay matang pusa. Lagay na lang natin matang pusa, mga people. May mga pangalan ito sa ating mga probinsya, mga people. Sa mga alam niyan, noong kapanahunan na yan, mga people, ay ginagamit itong laruan or bala or ano bang klaseng ginagawa niyan, mga people. So, yon. Kung mapapansin mo, ang ating mga pampaswerte or protection ay merong mga ganyan, no? So, ganyan yan, people. Ang bertudes din nitong bertud nitong matang pusa na to, people, ay mainam din ito sa tagaliwas at malikmata or tagulilong, tagabulag, mga people. Ang taglay nito, mga people, ay tagabulag, tagulilong sa Bisaya. Hindi ka makita, hindi ka mapansin. Bakit nasabi natin ganyan, mga people? Ito kasi pagkahilaw pa ito, mga people, ay hindi mo ito mapapansin, no? Hindi mo yan mapapansin. So, mapapansin mo lang yan pagkahinog na, kasi bubuhaghag na siya at lalabas na yung kulay niyang napakaganda. Oh, yan. Magandang maganda talaga to, people. Yan. Tsaka hindi rin to siya basta-basta mapipisa. No? Tsaka ang ganda nito, parang ano, kakaibang klase ang taglay din itong kapangyarihan. Mayroon tong iba-ibang kulay, mga people. May itim, puro itim. At mayroon din tong puro puti. Pero yung puti, hindi pa natin na-encounter. Yung itim, na-encounter na rin natin. Kasi iitim din siya ng kusa. To, sasakit lang kamay mo yan. Pagka pinisa mo yan, masakit yan. Matigas yan, people. So, ito, nung kami na, nung nabaril yung sasakyan namin, or inano kami, parang inambos, no? Meron ako nito sa windshield namin, people. Apat na piraso lang, nasa windshield ko, sa sasakyan. Na timing yung nakakuha kami nito, na-encounter natin to. Noong na-encounter kasi namin to, people, hindi pa nabaril yung sasakyan namin, o hindi pa kami napagtripan na barilin, no? So, nanguha na kami nito, nakikita na namin ito. So, itinuro ng gabay ko na pumunta karoon dahil maraming kababalaghan. So, pumunta nga kami sa isang lugar na doon din namin nakita napakarami. Marami as in marami. Kaso hindi lang namin makuha na lahat. Gawa na nasa tuktok na ito. At mahirap na akyatin kasi puro makakatina. So people, ang taglay na kapangyarihan nito ay pwede itong ihalo sa bracelet. Pangontra sa usog. Pwede ihalo sa mga langis, sa mga garapa. May taglay din itong pampaswerte, mga people. Pagkatating natin sa kalikasan, mga people, alam na natin na pangkalahatan ang taglay. Yan ang itanim natin sa isipan natin, na pagdating ng kalikasan na mga bertud o mga gamit o mga basta pagkalikasan, ito kalikasan na to, people. Yung pinakita ko sa inyong tiwti, ubok ng tikbalang, kalikasan din yun. Bawat kahoy, anumang klase ay kalikasan. May mga bantay po yan. Nung pagkuha namin dito, makate ang balat namin. Pero nakiusap ako na huwag kaming bigyan ng kate or sakit habang kinukuha namin yan. Sumunod din naman sila na wala yung pangangati namin sa katawan. So, ang bantay nito napakatapang po. Mahirap, no? Bawat kapangyarihan ng kalikasan ay may mga sariling bantay yan. Kaya kailangan natin pag nanguha tayo, magtabi-tabi o humingi para ibigay sa atin. Now, ito naman ay hiningi namin na hindi namin sinadya na makita namin ang matang pusa. No? Yan ay maraming karga din, mga people. Ihalo mo rin sa langis, sa garapa, sa pampaswerte,
sa protection, lalong-lalo na sa bala, mga people. Kasi pagka meron kang ganito, iwas talaga lahat. Iwas talaga. At sa mga bata, pwede silang gumamit ng ganito. Kadalasan nilalagay yan nila sa bracelet. Yung bracelet ko, people, meron din yan ganito. Nilagyan din natin. Ito, meron din yan, people. Oh, mapapansin ninyo. Oh. Meron din yan. Yan, makita nyo yan. No? Yan. Nilagyan ko rin yan ng ganyan. So, may matang pusa rin yan ang bracelet natin. Yan ang mga gamit ko, mga people, ay mga original Lichet. At ako mismo ang naka-encounter at naka-discover, kami dalawa ng aking partner, people. No? Hindi na kami maano sa mga kasamahan namin. Kasi mga kanya-kanya ng mga mission din ang mga yon. At busy sila sa gawain nila. Kanya-kanyang mission namin, mga people. Ang mission ko iba. Mission ng kalikasan at mission sa ritual. At kung may magpagamot man, tinatanggap ko. Minsan hindi ko matanggap. Hindi ko tinatanggap. Gawa ng sobrang busy ng ating schedule. So, eto, people, pagka makakita kayo ng ganyan sa inyo, ito ay nakatira lang din po ito sa mga kabundukan. Pero dito sa bahay namin, mayroon akong tanim. Pero hindi gaano siya namumulaklak sa ngayon. Nakakakuha na rin kami, kaso lang nag-itim, no? Alanganin yung pagkakuha namin. Kailangan pala hintayin silang talagang totally mahinog. Magaging ganyan ang kulay, no? So kung makaka-encounter kayo ng ganyan, mga people, kunin nyo, itago nyo, ilagay nyo sa loob ng bahay nyo sa altar. Magdala kayo lagi ng ganito. Kasi safe yan. Safe ka sa lahat ng disgrasya. At may taglay na pampaswerte. Tandaan natin, people, kanya-kanya ang kapangyarihan natin. Kanya-kanya ang ating mga misyon. Respect lang po, people, dahil nerespect ko rin kayo. Kung ano man yung misyon mo, ipagpatuloy mo, kapatid. Kautol. Kung ano mang misyon ko, ipagpatuloy ko rin. Ang mga gamit ko, mga people, ay puro legit at katotohanan at powerful din yan. Hindi ako magiging isang mandirigma at hindi ninyo makita ang taglay namin kapangyarihan kung hindi kasubukan. Ang ating mga power people, gagana yan sa panahon na tayo ay nasa kagipitan. Ang ating mga karga, gagana yan pag tayo ay nasa kagipitan, mga people. Totoo po yan. Kasi nung aming mga karga, nung ibarilin kami, hindi namin expected yan, kunti nga lang dala namin karga sa katawan. Ang nasa katawan lang namin ay mga tatu at itong mga porcelas ko, mga bracelet at sinukuan, no, nakahoy at agimat. Pero sa awa ng Diyos, tinulungan tayo ng gabay. Kaya tandaan ninyo, people, kung mayroon man kayong mga karga sa katawan, huwag na nating subukan yan. Dahil yan din, mga people, ay kusang gagana pagdating sa kagipitan. O paano, people, maraming salamat. Naway nakakatulong sa inyo ang mga tip na binibigay ko sa inyo. God bless po sa ating lahat.